delay that on hold. As in, wag na muna. Ito ang binitawan ng US SEC sa BlackRock as it delays its spot Ethereum ETF decision. Sinabi ng SEC na bibigyan nito ng mas mahabang panahon ng pag-aaral ang mga issues na kaugnay dito. Ngunit hindi rin naman magtatagal ang delay dahil nakapeg ang decision ng SEC for BlackRock spot Ethereum ETF to March 10 of this year. It only goes to show that the SEC really wants to study this, you know, because this is like all new tech, all new systems. Mm-hmm. We're going to keep it short. Spot Bitcoin ETF still on March 10. And now we also have the spot Ethereum ETF decision. It's going to be held in the same month, March 10. Watch out for that. Speaking of spot Bitcoin ETF, bilang update sa dati naming naibalita about Hong Kong welcoming spot Bitcoin ETF applications, kasalukuyan in active discussions ang Hong Kong Monetary Authority or HKMA at Securities and Futures Commission sa ilang mga fund companies sa pagdevelop ng spot crypto ETFs. May posibilidad di umano na makita ang pagdebut ng mga ETFs na ito sa Hong Kong by mid-2024. Ilan sa mga tinitignang advantages nito ang pag-foster ng orderly markets for digital assets, pagbuo ng model for local investor protection, at ang pagpapabilis ng integration ng digital asset platforms at mga traditional financial institutions. Partner, it looks like Hong Kong wants to be on the trailblazer. Gusto nilang mauna talaga na mag-adopt sa cryptocurrency. Yeah, they always want to integrate digital assets with traditional financing. Mm-hmm. And they've been doing it since last year. So, you know, just watch out for it. Mid-2024, we're not gonna be surprised if all these spot crypto ETFs will be approved by then. Inuunahan talaga nilang US, no? As much as they can. Narito naman ang ilang mga mainit na balita at mga kaganapang binantayan ninyo sa Web3 nito nakaraang linggo. Colorado pastor inakusahan ng $3.2 million sa crypto fraud. Bahagyang bumaba ang halaga ng Bitcoin for the first time this year. Ang mga detalye mamaya na. Abangan din ang mga happening sa katatapos lang ng FinTech 2024 ng World Finance Council. Ang aming exclusive report, mamaya na rin. At sa ating future Web3, aalamin natin kung paano nga ba tinatransform ng Web3 ang mundo ng fashion at bakit ang 2024 ay isang crucial year sa transformation na ito. Lahat ng mainit na balita sa Web3 at Crypto World, dito lang yan sa Web3 Chronicles! Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. So very good morning naman sa ating mga kababayan sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Simulan na natin ang balitaan with some of the hottest news this side of Web3 nitong nakaraang linggo. Naunguna sa ating top stories this week ang pagkakasangkot ng pastor ng Victorious Grace Church sa Colorado sa kasong crypto fraud. Nakapag-raise umano ang pastor ng $3.2 million through a crypto token called Index Coin. Ang nasabing token ay marketed to Christians with a claim of having divine instruction sa pagkakagawa nito. Sinabi ng pastor na kanilang investments ay guaranteed by God, ngunit halos $1.3 million of the raised funds ay nagamit na nila para sa luxury items, vacations, at home renovations. Sa kasalukuyan ay frozen muna assets ng sabing church dahil sa allegasyon. No, man! You know, man, like, you know what they say? You can't take the name of the Lord in vain, man! Even God is being dragged in the use in the crypto. Yeah, imagine, well, like, what does God have to do with the blockchain? Kaya nga decentralized ang blockchain so that not even God could literally parang touch. Parang gato lang yan. You need to invest crypto on my projects. Like, yeah, and all the people were like, yes, Lord, take my crypto. I'm all low. Take my US dollars. Samantala, kasi simula pa lang ng taon ay marami ng coordinated crypto hack and phishing campaign ang pumasok sa mga emails ng ilang investor raising concerns among them. Ang mga hackers daw ay nagpapadala ng mga phishing emails na nagpo-promote ng mga token airdrops gamit ng mga email addresses galing sa Cointelegraph, WildConnect, Token Terminal at iba pang pioneering Web3 firms. Nakakuha ng umaabot ng total of $580,000 ang mga hackers mula sa mga unsuspecting victims. Yan. Ito yung sinasabi natin, parang do your own research lang yan eh. So, huwag kang pindot ng pindot ng mga link. Ha? Makulit ka eh. Super basic na yan at this point. We're not even gonna elaborate on it anymore. Just keep yourself safe out there and be sure, like, kahit galing yan sa Cointelegraph or CoinGecko or whatever, make sure if it's a proper link. Keep your crypto safe out there. Nag-iimbestiga naman ng OKX upang malaman ang dahilan ng biglaang pagbaba ng halaga ng OKB token mula sa high of $52 to a low of $25.
Maraming naapektuhan ang nasabing pagbaba, kaya naman pinangako ng CEO ng OKX na puspusan nilang investigasyon ng sitwasyon. Napag-alaman din na as of now, wala namang notable outflows na naganap mula sa major asset reserves ng OKX. Samantala, humahabol lang $3 billion in damages from Bulgaria ang cryptocurrency lender na Nexo. Ito ay kaugnay ng nabigong criminal investigation sa diumanoy plano nito na pumasok sa US Stock Exchange at soccer sponsorship deal. Dagdag pa ng Nexo na nasira ang reputasyon nila bilang kumpanya at nasira din ang kanilang shareholder value dahil sa nasabing investigasyon. January last year nang sinimulan ang investigasyon ng Bulgarian prosecutors at ni-raid ang opisina ng Nexo at kinasuhan ang mga founders nito sa pagsali sa organized crime, money laundering at tax fraud. Ngunit na-drop na din ang mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. At naglabas ang Filipino non-fungible token collection na tambay OG ng Web3 journal na Road of Web3 Less Traveled. Ito ay isang 30-day investment challenge that addresses the challenging learning curve for newcomers sa Web3 space. Layon ng proyekto na bigyan ng mga individuals ng self-reliant learning opportunities at magbigay ng comprehensive guide to navigate Web3. Ginawa ang journal sa tulong ng isang seasoned educator para i-tailor-made ito sa mga needs ng learners. At last of our top stories for this week, crypto asset manager na Bitwise ang kauna-una ng among the 10 approved spot Bitcoin ETF issuers na nag-share ng kanilang digital wallet address sa public. Idinala nito ng Bitwise sa isang tweet kung saan ipinakita nito ang kanilang address kasama ang total holdings nito para sa lahat ng gusto mag-verify at para rin sa mga maigting na transparency. Bitcoin holds 11,858 Bitcoins which converts to roughly $474 million. Narito naman ang ilang mga init na balita sa mundo ng cryptocurrencies. Nangunguna na nga dyan ang pagbaba ng halaga ng Bitcoin to below $40,000 levels. Ayon sa mga analysts, Bitcoin is still in a correction phase patapos ang approval ng ilang spot Bitcoin ETFs sa United States. Tumaas ang halaga nito bago ang approval dahil maraming investors ang bumili ng Bitcoin in anticipation ng approval. Sinabi rin ng mga analysts na may ibababa pa ito ng in the coming days, ngunit mapapanatili pa rin ito ang kanyang long-term uptrend. Ilang pang cryptocurrencies na bahagyang bumaba ang Solana at XRP ng Ripple. Samantala, usapang pagbaba pa rin ng halaga, bumaba rin ang value ng Ethereum to below 2,400 levels nitong linggo. Bagamat bumaba ang halaga nito, nalagpasan naman nito ang Bitcoin in terms of long-term holders. Ibig sabihin, nananatiling mataas ang investor confidence at commitment sa Ethereum. At naglabas kamakailan lang ang stock market company na Nasdaq ng report na pinamagatang Global Financial Crime Report. Naka-highlight dito ang iba't ibang mga data na related sa multi-trillion dollar problem na financial crime over the past year. Hindi nabanggit sa report ng Bitcoin at anumang cryptocurrencies na nagbigay ng idea na mas pabor pa rin ang fiat currency pagdating sa mga financial crimes. Ine-estimate na aabot sa $3.1 trillion in illicit funds ang pumasok sa global financial system nitong nakaraang taon through money laundering kaugnay ng human and drug trafficking kasama na ang terrorist financing. Narito naman ang ilang mga kaganapan sa mundo ng Web3. Chiang Mai, Thailand will host the upcoming Block Mountain 2024 event. Ito ay may title na Spark the Future, Explore Web 3.0 Experience. This year, magkakaroon ng 25 sessions, more than 50 speakers at tinatarget na magkakaroon ng mahigit 5,000 users online. This event allows for a network of like-minded people para mag-expand ang cooperation in various fields more widely and more diversely. Maaari niyong bisitahin ang kanilang site na blockmountaincnx.com. Samantala, South Africa naman will hold a Bitcoin conference this January. Daduluhan ito ng mga experts, advocates, and innovators from around the world. This year's event has the theme of Unleash the Future, Bitcoin Self-Sovereignty, and Parallel Institutions. Dito naman sa Dubai, katatapos na isang major event mula sa World Finance Council na ginanap kumakailan lang sa Pullman Dubai, Creek City Center. Bumisita doon ang Web3 Chronicles team at ito ang aming report. What is up Web3 Chronicles? Welcome sa biggest conference of fintech as a trending topic. Samahan niyo ako dito sa Pullman Dubai Creek City Center as we explore this year's gathering of founders, industry leaders, investors at marami pang iba. Ito ang WFC Fintech 2024. I think having a future where we have borderless payments, where people are able to transact with each other seamlessly, without having to worry about fiat currencies or any of the traditional sort of finance red tape, if we could label it that, I believe that
the technology is going to enable people to transact with each other quicker, faster, more efficiently, and of course with less of the middlemen, if we could interpret it like that. Like me personally, I use USDT a lot. I don't need to wait three business days through banks, you know. So I just send USDT, whether I am in Moscow, Hong Kong, with Dubai, I simply send USDT within a few minutes, you know, like all my transactions are done. Gaya nga ng sabi nila, information is the key. Kaya kung gusto nyo pang matuto at sa mga bagay-bagay tungkol sa blockchain at fintech, subukan nyo rin sumama sa mga conferences na kagaya ng WFC Fintech 2024. This is Adrian mula sa Web3 Chronicles. Ang panguli sa ating Web3 events, ang pinakamalaking tech event sa Pakistan, ang Future Fest. Ito ay may team na challenge accepted at gaganapin sa Expo Center Lahore in Pakistan this January 26 to 28. Inaasahan na dadalhin ito ng mahigit 50,000 attendees at mahigit sa 300 speakers ang magbabahagi ng mga bagong technology at challenges para sa susunod na generation. Visit tayo lang ang kanilang site na futurefest.pk. Para naman sa ating Future Web3 this week, posible nga kayang magtagpo ang landas ng Web3 at fashion? Ang kasagutan is a resounding yes! This year nga ay marami ang nagsasabi na magkakaroon ng synergistic fusion ang AI and Web3 tech with fashion. Ang blending na ito ay hindi lang isang trend kundi isang paradigm shift which will redefine the essence of fashion. Narito ang aming report. The fashion industry gets a welcome boost this year dahil magkakaroon ng synergy and Web3 at AI sa fashion world. This will redefine the very essence of fashion from creation to ownership. Ang digital ownership ang magiging cornerstone ng bagong era na ito ng fashion. Gamit ang blockchain, magiging effective ito sa authenticating at tracking ng ownership ng digital fashion items. Magiging mabisang solution ito sa problema ng counterfeiting. Gamit ng mga NFTs, makakagawa ang mga designers at brands ng mga unique at digital-only fashion items kagaya ng mga one-of-a-kind digital dresses or exclusive virtual sneakers. This will offer a new form of expression and identity sa digital realm. Ngayong 2024, inaasahan din na magkakaroon ang mga consumers ng more personalized and unique fashion experiences. Gaya na lang ng maaring magawa ng AI kung saan ang bawat damit na gagawin ay produkto ng pag-analyze sa consumer data para maging custom fit ang mga ito. The fusion of fashion, AI, and Web3 ay tinatawag na creative renaissance that will push the boundaries of fashion. Kaya naman abangan natin ang mga magiging bunga ng synergy na ito in the coming months. Isn't it amazing that just last year, fashion was being integrated mm-hmm. into Web3 and now it's being reintegrated with AI. So all these designs na dinisign ng AI, pwede mo na rin actually suotin virtually yeah. and online. So not only are these designs actually present physically, they can now be tokenized inside the blockchain itself. Mm-hmm. And I remember, we went to this event in Kalayaan. Right. Michael Cinco, a Filipino-known fashion designer, right. Showcases all new designs. And meron na rin mga AI technology ngayon na magpapagawa ng tattoo design. Oh, that's very interesting. And sobrang unique niya. Tapos sino yung papagawa mo? Hindi na kailangan ng ideas sa mga artists. Right. But let me be the person to say, I am not actually gonna vote for this man. AI is gonna take over creative industry as well. I don't like that, man. Well, you know, we're actually moving into the future, so we couldn't do anything but sit and just let it develop on its own, man. I'm really happy that my partner here doesn't use profanity anymore. So, yeah. At yan ang mga mainit na balita at bumidang happening sa Web3 this week. Ako po si Adrian. At ako naman po si Chef Rod. Welcome to Season 4!
Ako lang ulit po ang palakpak. Sige. Magkikita-kita tayo muli as we give you what's hot and what's trending dito lang sa inyong pagkakatiwalaan pagdating sa Web3 News and Happenings! Web3 Chronicles! Parang pinaka hindi ako mag-get over na balita is the actual crypto scam held by Colorado pastors. Yeah. Saying God wants you to invest in crypto, man. Like, and people were like, okay, take my money, God. Take my money, God. It's just the divine intervention.